diba, gaya nga nang sabi ni Julia kanina, isa sa pinakatinilian dito yung sa inyo ni Maris. So, does it mean magkakaroon ba ng mga follow-up na project kayo ni Maris? Or meron na ba na upcoming? And how does it feel? Dahil ngayon, regardless kung sino makapareho mo, parang sa mga nakaraang project mo, diba, may movie ka lang last week. Tapos ganun din yung naging reception ng pagtanggap ng tao. Sobrang tinilian ka pa rin doon. How does it feel na you can stand alone sa career mo? Wow! Pero hindi po kayo sa akin naman. Thank you po sa sinabi niyo po. First time ko masabihin po ng ganyan. Kaya speechless ako, yung sagot ko. Hindi ano, sa akin po kasi hindi ko talaga expect nung napanood ko yung movie. Kung ano lang din kasi yung character ko doon, binabato ko lang. Kung ano lang din yung kasi nerd ako doon eh. Baga, hindi ko in-expect na, hindi ko naman inisip na, ay gusto kong maka-love team si Marisito sa pelikula lang ito. Hindi ko inisip na mag-click kami dalawa as love team dito. Inisip ko yung kung ano man sabihin sa akin na instruction, sabi ni Direk, parang nerd ka dito na nahiya ka sa babae, si Maris yung parang sosy-sosy, ganyan. Sa akin, ano lang, naging natural lang ako. Tapos about sa partners sa iba, thank you kasi yun pala yung technique doon. Hindi mo kailangang pilitin yung tao na gustuin yung partnership nyo. Basta gawin mo lang yung character mo. So, sa isang movie kasi, comedy-comedy ako doon eh. Malandi ako doon eh. Ito kasi ibang-iba. Mga parang nerd ako na torpe, na mayayin. Yun lang siguro yung technique doon. At yung resulta noon, magiging ano, magugustuhan ng tao. Okay. Yung taninang yun, yung taninang. Ay, yung project sa amin ni Maris. Di pa po, ngayon pa lang. Ayan, basta ako ano ang blessing na tanggapin namin ko. Okay, thank you. Salamat. Of course, Ate Kit, ang Random Republica. Ay, good afternoon. Congratulations. Speaking of your, ano to, yung being a zombie, sarili mo bang choreography yung moves? Kasi medyo, kahit na mas konti yung scenes mo sa kanila, you still need them. Ano yun? Gano'ng kahirap? Basta may peg ako, yung favorite ko na zombie movie na meron ako syempre yung peg kailangan sa lahat ng mga zombies na napanood ko pinagsama-sama ko. So yun yung lumabas. Pero dun sa mga stunts, may rehearsals kami dun. Kaya mas alam na namin yung mga galaw. Kasi kung dun lang namin nalaman yun, aabutin kami ng siyam-siyam. Kaya meron na kaming choreography. Dimples, ano yung reaction mo na wala pa nga kayong ginagawa dun sa eksena, pinitilihan na kayo? Balik ba? Nakakatawa kasi yun, alam mo. May possibility din ba? Project? Yes! Alam mo, sorry, tawang-tawa ako. Kasi syempre, hindi naman namin napanood yung pelikula dun lang. Kasi sabi ko, alam mo ba, halos sabunutan ko yung katabi kong dalawa dahil, uy, mama! Ha? Sabi ko, bibigwasan talaga kita. Actually, alam mo, feeling ko, dala na rin ng because, okay, sobrang excited ko din sa vlog scene na to, na na-realize ko, when we were doing it, we were really hoping for the best. We were really thinking, like, in any project, you would think, you know what, I wanna be super galing here, I want to, ano, we want to have an ensemble na maganda, ganito, ganyan. Pero nung napanood ko, sabi ko, grabe, you know, watching Bloxy is like being in a amusement park ride. It will actually bring you to different emotions. And I think, parang fluke yung sa amin ni Kuya Ian, ewan ko ba, parang, alam mo, sinadya yun ni Drake Mick, dahil wala naman siyang ginagawang hindi niya sinasadya. Lahat yung sinasadya niya, pero nag-work sa inyo. Kasi alam mo, nung ginagawa namin yun, wala naman. Ano lang yun, parang, sabi lang ni Drake, oh, ganito, kasi nga, if you, kayo, kung by now, dapat alam nyo na, hindi ko na alam kung paano kaya explain yung sarili ko. By now, dapat alam nyo si Direk Mix, sa lahat ng pelikulang ginagawa niya, may mga crumbs lang iniiwan. Kaya nga, magandang panoorin to ulit after mong panoorin eh. Kasi, oh my God, bawat scene na binalagay niya sa pelikula niya, may intention. But it doesn't appear like that right away until you rewatch old film and you're like, oh my God, he was trying to tell me something para pagdating nitong eksenang to, mas naintindihan ko na. And that's what works. You know, the last time I had a movie like that, na naisip kong, ah, ito yung ulit-ulit, there was one more chance. That's why I was telling Direk Mick, you know, Direk Mick, ang feel nito sa akin ngayon, parang one more chance.
Kasi ganun yung pakiramdam na si Nay Cathy noon, meron siyang mga nilalagay na siya lang ang nakakaintindi. Nung pinanood namin, ay, dun pala. So, ewan ko kay Kuya Ian, tatanungin muna natin siya kung okay lang sa kanya. Pang tapat sa dahek ng ano. Anong ang tawag nila doon? Anong tawag nila? Ano? Kasi may tinawag sila doon sa lab team nung ano, tinag sa akin sa Twitter. Yan diba? Yan po. Hindi. Marbeth. Marbeth kasi Mario and Bebe. Marbeth, ganun. Pero bakit naman hindi? Diyos ko, ang tagal-tagal na natin sa industry. Alam mo, one thing is for certain in this industry, only change is constant. So maybe, di ba, in the future. Pero tawang-tawa ako. Siguro, I'm sure tawang-tawa din kayo, di ba? Oh, bagay ba? Thank you. Kukunin ka na natin itong chat. I'll also take this chance kasi baka hindi ka matalang mamaya. Sa promo kasi viral ngayon yung prank sa'yo. So, talaga ba? Viral ba talaga? Nagkaroon ka ba ng hint dun sa... Wala ko! Okay. Na ganito mo lang sa... Kasi munti ka na malibigyan. Kinakabahan niya sa... Sino ba kinakabahan si McCoy? Sabi naman niya, pwede ko lang sabihin eh. So gusto niyo ba? Ano ba no? Sabi mo, ilabas mo na, sabihin mo na. Sabi mo, ganun mo sinabi. Sino-sinungaling? Ako? Sarcastic ba yun? Bakit tinagamitan mo kami sarcasm, McCoy? McCoy, alam mo, I think nainis na ako. So ito na nga yung love life ko. Si McCoy? Kasi, di ba nagsimula naman talaga yun na si Josh yung nag-text, Ma, can I call you? And this is not new. Talaga naman nag-uusap kami ni Josh, yung magtrabaho na kami, greatest love pa lang. So sa akin naman, okay din, baka may itatanong ko. Di, sabi ko, oh sure babe, o ba, nagsimula na? Tapos sabi ko, okay. Tapos parang isip ko, ano to, magka-come out ba to na, ano, bading siya? Kasi sinasabi niya si McCoy eh. So ako naman, kung napanood niyo yun, nag-fish pa ako. Kasi Jules ba? Si Janela ba? At saka with feelings ako ha, yung, nagkabalik, takti, huwag mo sabihin nagkabalik ako ni Jules ha. Tapos sabi ko pa yung next, buko kayo nung ni Janela. May ganun pa ako, may. Tapos sabi ko, okay ni McCoy. Tapos sabi ko, aba, sabi niya, nag-kiss daw sila. Sabi ko, ni Jules? Niya, hindi, ni McCoy. O sige, di love wins. Ano bang sinabi ko dun eh? Kasi alam niyo naman ako, wala akong judgment sa taha. Totoo lang, I'm sure by now alam niyo na yan. I don't judge people based on their choices, whatever they want. So sabi ko kay Josh, kung talaga na-inlove siya kay Makoy, di okay. Pero nung bandang dulo, naisip ko, alam mo, ang dami mo na sinasabi. Eh, nasa taping ako ng KG. Ang tagal niyang nakikipagkwentuhan, di ba? So sabi ko, alam mo, Josh, kung nagkabalikan kayo ni Jules, okay, I'm happy for you. Kung kayo ni Janela, I'm happy for you. Pero si Makoy, kasi sinong huli kong kausap sa mall show, happy-happy sa love life. So sabi ko, paano yun? Eh di ba, nung huli lang, pinag-uusapan natin si... Alam mo, Makoy. Gawin mo yung mic mo. Sige, pagtanggol mo yung sarili mo. Magkalabasan dito sino-sinungaling sa atin dalawa. Wala. Aminin. Sige na, ba't alam mo yung mga bagay na kinakasaya natin, dapat hindi tinatago. Oh. Siguro gusto mo na akong patayin din. Sorry, apat, tatlo sila. Pero happy ka. Masaya. Ay, naman ang gusto namin ba? Are we all happy for Makoy? Yes! Okay. Thank you, God bless po. Oh, Mary loves you. Thank you. Nasa black si ba yan? Wala. Follow me. Sa gusto mo, wala. May possibility pa kayo ni Josh. Tari Thank you. Okay, Sir Rocky. Yes, hi po. This is Rocky from RunnerRocky.com and TV series Grace. So sa mga cast, usually, pag yung mga gumagawa ng mga horror films, yung mga cast, usually, meron silang na-experience ng mga, ano talaga, mga horror things dun sa ginagawa nila. So kayo, habang ginagawa nyo or sinushoot nyo yung movie, meron ba kayong experience na horror things in real life? Or kung wala naman, ano yung frightening experience nyo while filming the movie? Okay. Josh? Experience yung promo. Yung promo yung pinakatakot. Grabe. Hindi. Masaya yung promo. Pero sa movie, yung... yung ano, mapagod kami physically. Kasi yung movie talaga ginagawa namin, hanggat maready kami ka-double, kami talaga gumawa lahat ng scene. Araw-araw talaga ito magbubo. Kaya minsan isip namin yung mga
sila Marie, sila Julia, yung mga babae lalo. Kasi merong may mga time na sagdanan, baka madapa, ganyan. Yun yung pinaka nakakatakot na mangyari. May mga aksidente na kasama namin sa Sarawak. Actually, merong isang aksidente pala, isang zombie na babae. Kasi wala silang nakikita na contact lens. May isang pole. So sobrang bilis ng takbo niya, tumama yung dibdib niya. Tapos nag-break ata yung isang rib niya. Kaya yun, sa nagulat kami, yung pinaka sana huwag mangyari ulit sa mga susunod ng project o kaya sunod may eksena. Yun lang sa akin. Wala po kasi hindi naman po siya actually horror film eh. It's thriller suspense and I don't think we called any spirits or ano, diba? Kasi parang zombies, they're fictional. So, wala kaming horror experience. Accidents. Ako wala, ano lang, oh, kasi si Ate Ina, kalimutan ko zombie siya dito. Isa pa yung banyo doon, right? Eh kasi yung, syempre, gabi na, wala talagang tao, normal naman yun. At saka galing kasi ako doon sa Erie ni Direk, di ba yung mga cubicle, alam mo sa totoo, after nung kakain ako nung gabi, ginaganong ko muna yung cubicle, natakot ako may, dati, ang natatakot ako, baka lumabas lang yung sa Erie. Ngayon natatakot ako, baka yung Erie at yung zombie, sabay sila. Pero si Ate Ina kasi, umiihi siya, makeup siya zombie. Alam niyo naman yung pagkamababaw ko. Paglabas niya na gulat sa ko, ate, magpasabi ka naman. Kasi, ano naman, ibig sabihin, di ba? Hindi tayo lahat zombie dito. Kaya, sabi ko, ate, pwede ba, ano ka naman? Sabi mo lang, zombie coming in, gano'n. Para ready tayo, kasi, syempre, sabi ko sa'yo, feeling ko na lumabas yung ihi ko ng konti dahil sa'yo, eh, try nyo kaya. Diba? So, yun lang more than anything. Pero alam mo, it was a very happy set. Sa totoo lang. So, I don't know what to tell you about yung mga nakakatakot. Kasi, kami-kami mismo, siguro alam mo, feeling ko, kaya hindi na kami natatakot dun sa mismong feel nung lugar. It was because alam na namin na, ay, may mga zombie naglalakad. So, sa totoo, kung meron mang mga nagpapakita, hindi mo mapapansin kasi pare-pareho sila yung tsura. Diba? So yun. Ina. Yun nga, nakakatawa yung reaction niya. Ang lakas ng tili niya sa banyo. Pero ang sarap mag-prank, no? Yung tutusin, di ba? Pero hindi ko makalimutan, hindi horror, kundi yung scene na yung doctor, di ba, nire-resuscitate niya ako. Na-experience yun na talagang pag-practicean kayo, i-resuscitate. Ang ano, ang hard talaga nung pagka-press niya sa chest ko. So, sinabihan ko, easy ka lang. Pero yeah, unforgettable yun. And for my last question po sa cast, ano po yung pinaka-favorite niya na suspense, horror, or thriller Filipino movie? And why po? Since kilala naman ang Philippines, di ba ngayon? And then, sumisikat na yung mga horror films sa Philippines. So, kayo po, sa mga, ano po yung pinaka-favorite nyo na local suspense, thriller, or horror films? And why? Joshua. Ako po yung, ano, yung Shake, Rattle, and Roll dati. But, nung napanood ko yung Eerie. Next project, Andre. Papunin yung mga next project na ka. Ayan pa. Yung kaka-sequel yung Eerie, baka yung... Sip-sip yun. Hindi, sa akin, pumusuhi, bata pa lang. Pumusuhi yun. Hindi yun sa akin. Direct pa. Sa ko yung... Kisap mata, itim. Gusto ko yung LRT na ano, Shake Rattle. Ano pa ba? Mga inspiration, genre. Julia. Sorry, ano po nga ulit yung title ng yung movie po ni Miss Claudine, ni Jericho, at saka ni Dieter, nasaan ka mo? Ay, kasi yun may ganun, di ba? Yung parang yun yung may real life talagang horror nangyari. Yun, ang beautifully made yun. Beautifully made. Miss Dimples. Ako, kasi,
Nauunahan ako sa pagsisip-sip kay Direk Mick, di ko na nga babanggit eh. Di, syempre, gusto-gusto ko yung iri, no? Totoo naman yun, kasi sa totoo lang, ang tagal kong hindi umihi ng maayos noon. Pagkatapos panoorin yung pelikula. Tapos pinalabas pa, Netflix ba, Direk? Oh. Ano, ako siguro yun, yung feng shui. Tapos, yung mga kay Direk Chito, anything Direk Chito, Ronyo, na ano, sukob. Kasi sobrang galing niyang storyteller pagdating sa horror eh, Direk Chito. So I remember. I was also, I think I was part of one of the horror movies na ginawa. Hindi ko lang maalala which one. Pero, yun. Gustong-gusto ko, favorite na favorite ko storytelling Direk Chito, Ronyo, pagdating sa horror. So any of his movies, yan. Ako sa suspense thriller Birdshot ni Direk. Ganda yung movie na yun. And sa horror, yung manananggal ng Shake, Rattle, and Roll, yun yung talagang tumatak sa isip ko. Tsaka yung Eerie. Favorite ko yun. Thank you so much. Of